Samantala, paggamit ng Skycellflu Quadrivalent at Vaxigrip Tetra Influenza vaccines, maaari nang ipagpatuloy at live mula sa Jorbaru, may report si kapartner Dave Lingaro. Yes, kapartner, maaari na muli gamitin ang dalawang influenza vaccine na Vaxigrip Tetra at Skycellflu Quadrivalent na pansamantalang hindi ipinagpatuloy. Ayon kay Health Director General Nur Hisham Abdullah na sa pamamagitan ng National Pharmaceutical Regulatory Agency o NPRA, nagsagawa ito ng masusing pagsusuri ng detalyadong peligro para sa dalawang tatak na bakuna batay sa impormasyong natanggap mula sa Korean Disease Control and Prevention Agency o KDCA. Ang mga lokal at global na ulat ng kaligtasan at iba pang international na mga kinokontrol na katawan. Aniya, sa isang pahayag, nagpakita na ang sanhi ng pagkamatay sa mga ulat na pagsisiyasat para sa 72 ng mga kaso mula sa 83 ng mga kaso ng pagkamatay ay dahil umiiral na sakit na dinanas ng mga individual na nag-alala o iba pang mga sanhi na walang kinalaman sa ibinigay na bakuna sa trangkaso. Pinayuhan ng Ministry of Health noong nakaraang Oktubre 28 ang mga medikal na praktikal na pansamantalang itigil ang paggamit ng dalawang bakuna sa trangkaso kasunod ng mga ulat tungkol sa pagkamatay na nauugnay sa mga produkto sa South Korea. Sinabi niya na ang kabuang 1.5 milyong dosis ng bakuna ng trangkaso ay dinala sa Malaysia hanggang Oktubre ng taong ito. Kasama na ang mga resulta ng kanilang pagsusuri kasama ang dalawang tatak ng mga bakuna upang sumunod sa iniresetang mga pamantayan sa kalidad. Dagdag pa ng Health Ministry na ang karagdagang mga pagsusuri ay natagpuan din na walang kaso ng pagkamatay ang naiulat kasunod ng pagbigay ng anumang bakuna sa trangkaso sa Malaysia. Mula dito sa Johor Bahru, nag-uulat Dave Lingaro, Kabayan News, Malaysia.